napik ko na't hindi napigil ang sagutin ng vlogger na si Tony Fowler ang isang netizen na nagsabing puro luho ang pinagkakaabalahan niyang bilhin at pagkagastusan sa kanyang buhay. Kahapon February 23, 2022, nag-promote si Tony Fowler ng kanilang event na mangyayari sa gabing ding yun habang siya ay nag-livestream sa Facebook. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang pagpo-promote, napukaw ang pansin ng vlogger at ni Tito Vince sa komento ng isang netizen sa kanyang Facebook Live kung saan ay pinagsabihan nga siya nito tungkol sa kanyang mga luho. Kasabay nito ay binigyan rin siya nito ng payo na dapat raw ay mag-invest siya sa mga bagay na mapagkakakitaan dahil hindi habang buhay ay malakas ang kanilang kita sa YouTube. Puro kasi kay luho, dapat investment laging hindi laging malakas sa YouTube kumita. Dahil dito, ay diretsyang sinagot ito ni Tony Fowler na tila napikon rin sa mga naging pahayag ng netizen. Maging si Tito Vince ay hindi rin napigilang makialam at magsalita tungkol dito. Ayon kay Tony Fowler, hindi na siya kailangan pagsabihan pa ng kung ano ang dapat nitong gawin sa kanyang mga pera dahil alam niya umano kung paano ito gagamitin sa mga makabuluhang bagay. Marami rin umano siyang investment na hindi alam ng mga tao at maging mga negosyong pinagkakaabalahan. Ayon pa rito, kahit para maging milyonarya na siya, ay hindi niya hayaang mawalan siya ng pagkakakitaan na kahit piso ay hindi niya palalagpasin. Lahat din daw ng pagkakataon na maaari siyang kumita ay susunggaban niya dahil alam niya raw talaga ang halaga ng pera. Ganun na sasabihin. Puro daw ako luho. Alam mo, alam niyo mga basic ko, kahit dumating yung point na sobrang maging milyonarya ako, wala akong pakialam, talagang kahasel ako, talagang kada piso na po pwede kong pagkakitaan, gagawin ko pa din. Kung mawawala ang pandemic, kahit sabihin mo na, kaya naman na ni Mami Oni, ba't pa siya magtutwerk? Magtutwerk pa din ako, basta pera, dahil hindi nga pang habang buhay, ay lagi tayo may pagkakataon na kumita ng pera. Kaya pag mayroon talaga, grab lang ako ng grab the opportunity. Dagdag pa ni Tony, baka iniisip daw ng marami na ang mga gintong nakikita sa kanyang katawan ang mga luhong sinasabi ng netizen. Kaya naman paliwanag niya, isang investment rin ang mga gintong yun, kaya maganda ring luho kung iisipin. Ipinagmalaki rin ni Tony na kahit may pera siya, hindi siya bumibili ng mga signature na bags at mga gamit. Hindi rin umano siya bumibili ng mga sports car na ani ay may ituturing na luho. Sa kabilang banda, hindi rin nakapagtimpi ang kasama ni Tony Fowler sa kanyang live na si Tito Vince kung saan ay sinabi nitong hindi na dapat pa pinapatulan ng mga ganong komento ng mga netizens na halatang walang alam sa kanilang buhay. Dahil kahit ipakita pa daw nila kung saan napupunta ang mga perang pinagpagura nila, kahit sa magandang parampa nila ito ginagamit, ay talagang may masasabing hindi maganda ang mga tao. Ni Mami Oni. Mami, alam mo, wala kang dapat patunayan sa mga ganyan tao kasi hindi naman natin dapat isama. Ako luho. Hindi na dapat isama sa Diyos ko, bakit? Pag nilabas yung negosyo. Oo, baka kung ano pa tapos sa kapag video. Nilabas sa social media, tanginang yabang nyo, porkit marami kayong pera.